Naoya Inoue, hinamon na si Lomachenko at tinanggap naman ni Lomachenko. Matagal na palang minamasid ng top rank si Naoya Inoue at nakita nga nila dati pa dito ang pagka-potential superstar nito. Ang astig daw tignan sa TV ito at may matinding karisma. Kaya bago pa lang nangyari ang laban ni Inoue at Donaire ay kinuha na ito ng top rank at pinapirma na ng kontrata. At isa pa syempre, nakakahanga naman talaga na 19 na laban pa lang niya ay 3 division world champion na siya. At sa ngayon ay unified champion siya sa bantamweight. Hawak niya ang ring magazine belt, ang IBF at WBA super. Kung sa mga hardcore fans ng boxing, eh siguradong kilalang kilala itong si Inoue. Lalo pat nasa top pound per pound dito. At kamakailan lang ay naging cover na rin ito sa Ring Magazine. Sa pinakabagong ratings nga ng Ring Magazine, ay umakyat sa number 3 si Naoya Inoue dahil sa pagkapanalo niya kay Donaire at pagkuha niya ng finals champion sa WBSS Bantamweight Tournament. Ang tindi rin naman itong si Bob Arum at naunahan pa niya si Richard Schaefer na organizer ng WBSS Tournament kung saan kasali nga si Inoue. At dito sa tournament nga na ito, siya nga ang nag-champion. Si Richard Schaefer ay ang dating CEO ng Golden Boy Promotion at sa ngayon ay may sariling boxing promotion. Ito ay ang Ring Star Sports kung saan isa sa hawak nito ay si Nonito Donaire. Ito na nga, pinakinabangan pa ni Bob Arum ang pagpapasikat ni Richard Schaefer kay Inoue. Dahil lalong sumikat nga si Inoue dito sa WBSS tournament ni Richard Schaefer. Jackpot nga si Bob Arum dahil balang araw pwede niyang pagtapatin si Inoue at Lomachenko na pareho niyang hawak. Parehong nasa top 10 pound for pound ang mga ito at ayon kay Bob Arum ay ipapakilala muna niya si Inoue sa Amerika at malamang lalaban niya muna ito kay Emmanuel Navarrete. Si Emmanuel Navarrete lang ang nakatalo kay Isaac Dogbo at dalawang beses niya itong tinalo. At ito rin ang tumalo sa ating kababayan na apo ni Gabriel Elorde na si Juan Miguel Elorde. Getting after it here against the ropes. Extremely difficult to deal with. You see, acting like a fighter though, isn't he? Si Emmanuel Navarrete ay lalaban ngayong December 7 laban kay Francisco Horta. At ito ay pang-apat na depensa ni Navarrete sa kanyang WBO World Super Bantamweight title. At sa laban ding ito ay supporting main card si Jerwin Ancajas na kalaban naman ni Miguel Gonzalez. Mabalik tayo kina Inoue at Lomachenko. Pwede talaga silang maglaban dahil ang timbang na pinaglalabanan ni Lomachenko ay tatlo. Ito ay lightweight, junior lightweight at featherweight. Ang featherweight ni Lomachenko at bantamweight ni Inoue ay 8 pounds lang ang pagitan at pwede maglaban ito sa featherweight o kaya catchweight na lang, gitna ng featherweight at bantamweight. Maalalang ayaw talagang tumaas ng timbang mula sa lightweight si Lomachenko. Ito nga ang isa sa rason niya kung bakit ayaw niyang labanan si Manny Pacquiao dahil mabigat daw si Pacquiao. Sa mga casual fans sa Amerika ay hindi pa masyadong kilala itong si Inoue pero sa mga mahilig talaga sa boxing, lalo na ang mga hardcore fans, ay siguradong kilala itong si Inoue dahil nasa kanya ang mukha ng boxing sa ngayon. Yung kanyang pagka-knockout artist. May matinding suntok kasi ito at matinding bira sa katawan. Kaya siguradong mega fight din ang balang araw na labanan ni Lomachenko at Inoue. З таким його зростом, але що таке працювати на ногах? May tatlong laban si Inoue sa top rank, dalawa sa Amerika at isa sa Japan. Kung sa Japan ay siguradong puno ng venue nito. Sa laban nga nila ni Donaire ay 20,000 na tao ang nanood sa live venue sa Japan. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat.